kasalanan ko iyong pawiin. Ayon din sa'yo pag-ibig sa'kin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin niyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Araw po ng Martes, sa ikalawang linggo ng 40 araw na ating paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga natatanging kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan, sapagkat kami mahihinang tao lamang, na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pangaapi, tulungan ang mga ulila, at ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungsod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopuot at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kung ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala ko, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang ating dalawang pagbasa ay
Maisasummarize po natin sa apat na salita. Dalawa sa unang pagbasa at dalawa sa Ebanghelyo. Ang unang pagbasa ay disobedience at arrogance. Samantalang ang Ebanghelyo ay hypocrisy at superficiality. Ito ang ibinibigay na aral sa atin ng ating Panginoon ngayon. Ang ating unang pagbasa ay kinuha po natin sa aklat ni Propeta Isaías. Subalit kapansin-pansin nabanggit po doon ang Sodoma at Gomora, na kung saan ay pinalilitaw ni Propeta Isaías na kahit gaano kasama ang mga taga-Sodoma at Gomora, ninanais pa rin ng Diyos ang kanilang pagbabago at sila'y patatawarin. Kaya nga, sa bandang gitna, sinabi ni Propeta Isaías, ang panawagan ni Yahweh, halikayo't magliwanagan tayo, talikdan niyo lang ang inyong mga kasalanan at sumunod sa akin at sa lahat ng aking mga panukala, ang inyong ani ay payayamanin ko, magkakaroon kayo ng buhay, buhay na inyong hinahanap. Ang background po ng ating unang pagbasa, kung atin pong titingnan, ang Sodoma at Gomora ay mga lungsod ng Syria. Ano ho? Na kung saan ay sinunog po ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng apoy na nanggaling sa langit, sa pamamagitan ng dalawang anghel na inutusan ni Yahweh dahil sobra ang kasamaan. Nandoon yung beyond disobedience pa at yung pagiging mga arugante ng mga taga-Sodoma at Gomora. Na kung saan ay masasabi natin at maitatanong natin, ano nga ba ang ginagawa ng mga taga-Sodoma at Gomora? At bakit ganun na lamang ang galit ng ating Panginoon? For details po sa inyong pag-uwi, Genesis chapter 19, para po ninyo maunawaan kung ano ang nangyari sa Sodoma at Gomora. Genesis chapter 19. Subalit ang chapter 18 ay nandoon na ang pakikipagtawaran ni Abraham sa Diyos. Nasabi ni Abraham, kung mayroong 50 katao na matuwid, gugunawin mo pa ba ang Sodoma at Gomora? Sabi ng ating Panginoon, hindi, hanggang sa umabot ang tawaran nila sa 10. Kung mayroong 10 matuwid sa Sodoma, hindi itutuloy ang paggunaw ng ating Panginoon. Subalit, hindi umabot ng 10. Nailigtas lamang si Lot, ang kanyang pamilya, ang dalawang anak na babae at ang kanyang asawa, dahil kay Abraham. Dahil si Abraham ay kamag-anak si Lot. Ano? Ibig sabihin, tiningnan ni Yahweh ang pagiging kamag-anak ni Abraham ni Lot. Subalit alam natin na pati ang asawa ni Lot ay namatay dahil ang instruction sa kanya ng isa sa mga anghel na dalawang bisita ni Lot noong gabing iyon, sinabihan na pag kayo'y tatakas, huwag kayong lilingon. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon kaya naging nasunog ng asupre. At siya po ay tumigas. Ano ho, ang nailigtas ay si Lot lamang at ang dalawang anak na babae ni Lot na siya ang pinanggalingan ng Amubita at Amorites, na kung saan ay makikita natin ang istorya. Kung sabi ko nga ay for the details sa inyong pag-uwi, basahin niyo po ang Genesis chapter 19 at doon niyo mauunawaan kung ano ang background ng ating unang pagbasa ngayon na sinasabi ni Propeta Isaías. Ano nga ba ang mga kasalanan ng Sodoma at Gomora? Mayroon pong apat na ipinapaliwanag din po doon sa Genesis. Ang una ay ang evil deeds ng mga taga-Sodoma at Gomora. Injustices at ang abuse ng mga orphans at ng mga widows
na kung saan ay ito din ang panawagan ni Propeta Isaías na banggit din po ito sa ating unang pagbasa ngayon. Kung hindi ninyo aapihin ang mga ulila, ang mga walang lakas at ang mga balo, patatawarin ko kayo at bibigyan ko kayo ng buhay na kinakailangan ninyo. Binanggit ito ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa. At ang ikaapat ay ang violent assault sa mga alien at mga strangers. At dito nga po yung chapter 19 na kung saan ay may bisita si Lot na akala ng mga tao ay gusto nilang halayin ang dalawang lalaking ito, subalit hindi nila alam na ito ang mga anghel na isinugo ni Yahweh. Bagamat ayaw nilang pumasok sa tahanan ni Lot, subalit nagpumilit si Lot, inintertain niya, pinakain niya. Ang sabi noong dalawang lalaki na nag-anyong tao, subalit sila pala'y mga anghel na inutusan ng Diyos, pinaligiran ang bahay ni Lot ng mga lalaki ng Sodoma at Gomora, at gusto nilang, pilit nilang pinalalabas ang dalawang lalaki. Subalit dahil sila'y mga anghel, nang isara ang pintuan, hinablot ng dalawang lalaki si Lot at binulag ang mga lalaki na nasa labas, kaya hindi nila mahanap. At ito na po yung warning na sinabi ng dalawang anghel, maghanda kayo ang mga kamag-anak ninyo kung gusto ninyong isalba. Pumunta kayo sa isang lugar dahil ito'y gugunawin ngayong gabi. At dumating ang madaling araw na kung saan inantay muna ng dalawang anghel na makarating ang pamilya ni Lot. Bagamat inanyayahan ni Lot ang mga kasintahan ng kanyang dalawang babaeng anak, subalit akala nila'y nagbibiro lamang si Lot, hindi sumama. Kaya ang nangyari, itong si Lot lang at ang dalawang anak ang naligtas. Hanggang sa inantay ng dalawang anghel na makarating doon sa Suar, na kung saan ito ang hiningi ni Lot, dahil ang bulubundukin na sinasabi ng anghel na kung saan doon sila pinapaiskapo. Sabi ni Lot, napakalayo noon, baka hindi ako makarating doon ng buhay. Doon na lang sa bayan na iyon, na maliit na tinatawag nga pong Suar. At madaling araw na po, o may sikat na po ang araw noong makarating si Nalot at sinimulan ng dalawang anghel ang pagsunog, ang paggunaw ng Sodoma at Gomora. Ang pinaka-background ng ating unang pagbasa, ito yung sabihin nating violent assault ng mga taga-Sodoma at Gomora sa mga strangers at alien. Kaya dito po parang ito na ang pedestal ng galit ng Diyos. Ano ho? Na pinipilit ng mga tao na palabasin ang bisita ni Lot dahil kanilang hahalayin. Dahil alam natin na same-sex ang nangyayari doon sa Sodoma at Gomora, prostitution at paglabag sa kung anuman ang batas na pinag-uutos ng Diyos. Kaya ganun na lamang ang kasamaan ng mga taga-Sodoma at Gomora na kailangan ng wakasan ng Diyos. Subalit tingnan niyo po ang panawagan ni Propeta Isaías. Kahit ganun sukdulan ang kasamaan ng tao ng Sodoma at Gomora, ang ninanais pa rin ng Diyos magbago ang tao. Ninanais pa rin ng Diyos ang kanyang conversion na baguhin ang attitude ng tao. Ito ang panawagan sa ating unang pagbasa. Ang sabi nga dito ay, kahit gaano karumi ang iyong pagkatao dahil sa kasalanan, papuputiin ko yan. Susundin mo lang ako. At kung ano yung perspective na ibibigay ko sa inyo, yun lang ang inyong titingnan at yun lang ang inyong gagawin. Yun lang ang kondisyon ng Diyos. Kahit ganun sukdulan na ang kasamaan ng tao. Subalit, alam natin na hindi ito pinakinggan ng mga taga-Sodoma at Gomora. Hypocrisy and superficiality sa Ebanghelyo, ang verdict ng ating Panginoon. Pakinggan niyo po, ano ho, sa ating Ebanghelyo. Ano po ang sabi dito?
Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tutularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Hypocrisy, yung dissecting na hindi magkatugma ang kanilang ipinangangaral at ginagawa. Nirirespeto ng ating Panginoon ang kanilang otoridad. Dahil sabi nga ng ating Panginoon, sila ang pinagkatiwalaan ni Moises na tagapagturo ng batas. Igalang ninyo, pakinggan ninyo, sundin ninyo ang kanilang mga inuutos. Subalit, huwag ninyong gagayahin ang kanilang mga ginagawa dahil taliwas ang kanilang itinuturo sa kanilang ginagawa. Sa bandang hulihan, na kung saan ay sinasabi dito'y ang kanilang superficiality, nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya, hinahabaan ang mga palawit ng laylayan ng kanilang mga damit, at ibig nilang ang mga upuang pandangal at piging sa mga natatanging luklukan sa mga sinagoga, na kung saan ay parang sinasabi po dito ay superficiality with alarming clarity. Na makikita natin sa mga iskriba at pariseyo. Medyo masakit ang sinasabi ng ating Panginoon sa mga pariseyo at mga iskriba. Subalit, ninais ito ng ating Panginoon para sila'y magbago. Kagaya ng panawagan ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, na kung saan ay binibigyan ng guide para matubos ang mga tao. Kagaya ng ginagawa ng ating Panginoon dahil matitigas din ang ulo ng mga iskriba at mga pariseyo, ito ang kanyang pinupuntirya na magbago ng kanilang mga attitude at characters. Subalit, alam natin na hindi ito gagawin ng mga pariseyo at ng mga iskriba. Kaya marahil ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon dahil nagagawa ito ng mga iskriba at mga pariseyo dahil para sa kanila'y dapat silang pagpugayan dahil sila ang pinagkatiwalaan ng batas ni Moises na magpaliwanag at magturo. Kaya dapat lahat ng tao, lahat ng Israelita ay makinig sa kanila. Kaya nga, sa last part ng ating Ebanghelyo, ano ang sabi doon ng ating Panginoon? Sino man ang nagpapakataas ay ibababa, at sino man ang nagpapakababa ay itataas. Marahil ito ang aral na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. Yung pagbanggit po ng ating Panginoon na huwag kayong patawag na guro, huwag kayong patawag na ama, huwag kayong patawag na tagapagturo, dahil po yun sa katigasan at kataasan ng loob ng mga pariseyo at mga iskriba. Ang ninanais ng ating Panginoon, kababaan ng loob na makita niya sa atin upang tayo'y pasakop sa paghahari ng Diyos. Muli, disobedience, arrogance, hypocrisy at superficiality. Ang ninanais ng ating Panginoon na ituro sa atin ngayon sa ating dalawang pagbasa. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang pinapayat sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang pinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo. Humihingi ng patawad mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming pinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y pupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na nanatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain inyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tutungo, kaming makasalana? Saan kami susulong, lahas naging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kaya'ng usin sa di makatarungan? Sino kaya'ng lulupig sa akin na sino mang sa Diyos mulat, katarung ay magbubuha. Kaloob mong talino, atas mo'y pagyamanin sa pakikihamok lagi naming gamitin. Karahas ay pipitin, kamali ay tutuwirin. Ang
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Saan kami tutungo, kami makasalanan? Saan kami susulong, dahas-daging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ang hantungan. Sino kayang usin sa di makatarungan? Sino kayang lulupin sa kim na sa sino mang sa Diyos mula, kamarong ay magbubuhat. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin ay dagdagan mo at tulungan mo kaming mamalaging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program
para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3:00 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-5, mga kapiyo, bahagi pa din ang ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para po sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 hanggang ngayong March 10 lamang. Ika-6, ngayong Sabado, 2 Marso, ay unang Sabado ng buwan. Meron po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong pagpapala at ang iyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.